pagkakaroon ng COVID-19 pandemic ang sinasabi ng DSWD na pinakadahilan kung bakit dapat magkaroon ng extension ang pagiging benepisyaryo ng nasa 761,000 na pamilya sa bansa. November 30, 2023, may retroactive payment kayo. Palakpakan! Para naman po sa educational grants, January to September, February 2024, may retroactive payment kayo. Ayon kay Director Gemma Gabuya, ang National Program Manager ng 4Ps, may mga anak pa ang mga nasabing binang ng pamilya na nahinto sa pag-aaral dahil sa pandemic. Isang edukasyon na kasama sa programa ng 4Ps na kailangang matugunan sa pamilya. Mula sa Nobyembre ay muling makakatanggap ang mga ito ng financial assistance at magagamit na ito para sa edukasyon at kalusugan ng mga bata. Matatanggap na ng mahigit 700,000 na mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang kanilang retroactive payout ngayong November 30. Ito ang masayang binalita ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa isinagawang DSWD Weekend Report. Ayon kay Lopez, sakop ng retroactive payout ang na-delay na payout ng mga 4Ps mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Matatandang umabot sa 761,114 na mga 4Ps na natag bilang non-poor ang hindi nakatanggap ng payout dahil sa sinagawang reassessment. Ito nga po yung pinangako namin dito po sa DSWD, no empty promises, ika nga. Yes, ang siniguro natin noon pag kayo retained, ito nga pong 761,140 household na retained, continuous na yung inyong payout, ano? Tuloy-tuloy na. Kaya po, ulitin natin yung inyong health grants na sabihin na natin na-delay. Ano po? Na-delay. From January to September dahil nga po sa reassessment. November 30, 2023. May retroactive payment kayo. Yes. Palakpakan! Para naman po sa educational grants, ano? Ng January to September, February 2024, may retroactive payment kayo. Iba. Iba yung DSWD, ano? Kaya Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Una nang ipinangako ng DSWD na ngayong buwan ng Nobyembre ay magbabalik na ang payout.